Hi guys, good day. So for today, ang i-discuss natin is all about linear differential equation. So ito yung continuation ng mga topics natin dun sa differential equations. Diba nung last time, diniscuss na natin yung ano, yung variable separable, yung homogeneous, yung exact. This time, ang i-discuss natin is yung linear differential equation. So before time mag-proceed, so shoutout muna kay James Edward. Hi Lodi, continue to subscribe to my YouTube channel and continue to watch my math video tutorials. Alam ko marami ka pang matututunan moving forward, okay? So ano ba yung linear differential equations, IJ? So ito yung in the form na, kapag yung DE pwede mo express in this form na dy over dx plus p of x multiplied by y is equal to p of x. Then meron tayong tinatawag na IF, so that is the integrating factor. So that is equal to e raised to the integral of p of x dx. So ito yung magiging integrating factor natin kapag na-establish natin yung linear differential equation niya. Ang tawag kasi dito mga Lodi, ito yung tinatawag natin na standard form. Okay, so that is the standard form. So paano natin makukuha yung general solution niyan? So ang general solution niyan is y multiplied by the integrating factor is equal to the integral of q of x multiplied by if dx. So yung q of x natin, yung nasa labas. Yung p of x, yun yung kasama ng y, tas dy over dx. Okay? So take down notes yun na to mga Lodi, lalo na yung mga second year college natin dyan na nagtatake ng differential equation. Ayun guys, so based on my experience, madaming bumagsak dyan. So kailangan talaga more on practice lang kayo dun sa subject na to. Kasi yun yung ginawa ko talaga before ako nagano eh. Before ako nag-take ng DE nung 1, so nung buong summer talaga nag-training ako. Talagang more on practice lang. Kaya nung tinay ko na yung subject ko yun, medyo manina lang sa akin. Kaya yung grade ko is naka-flat 1 ako. Okay, so proceed tayo dun sa examples nito mga Lodi. So ulitin ko, more practice, mas malaki yung chance na mas maraming items na mapractice, mas maganda kasi yun, masasanay kayo sa iba't ibang klase ng problem. Okay, so burayin na natin. So bigay tayo kahit mga dalawang examples na lang muna. Okay, so kunyari, number 1. So let's say ang example natin is y prime equals cosecant x minus y cotangent x. So una nyong gawin, convert nyo siya sa standard form, that is the dy over dx plus p of xy equals q of x. So ito, dapat lipat mo muna siya, so it will become dy over dx plus y cotangent x equals cosecant x na mga Lodi, tama ba? So ito yung p of x natin, ito yung q of x. So, naka-linear na siya, standard form mga Lodi. Paano natin kukunin yung IF, the integrating factor? So, yung IF natin will now be equal to the integral of E. Sorry, baliktad pala. So, dapat E raised to the integral of, ano yung coefficient ng ano? Ng Y, that is cotangent X. So, that is cotangent X dx. Diba, alam naman natin, ano integral ng cotangent X mga Lodi? So, ang integral po, Sir IJ, ng cotangent x, that is equal to ln ng sin x. So, ln ng sin x yan. So, that is equal to, ano na mangyari, mga Lodi? So, we have, so, ang mangyari dyan, ano, tandaan natin na ang e raised to ln u, that is u na lang. So, mawawala na to, mawawala na yan. So, using exponential raised to logarithm. Parang sinabi ko na, 10 raised to log 5, ang sagot doon, 5 lang. Kasi yung 10, tsaka log mawawala. So, yung kapartner kasi ng 10, yung log, kapartner ng e, yung ln na natural logarithm. Therefore, this is equal to sin x. Okay? So, ano mangyari dyan? So, we have, ano yung general solution? Y multiplied by the integrating factor. So, we have multiplied by sin x equals integral of q of x. That is, ano yung q of x natin? We have cosecant x multiplied by the IF, that is sin x dx. Ilan yung cosecant times sin x? That is 1, kasi they are reciprocal, diba? So, we have, ano mangyayari dito mga Lodi?
So we have sige, lagyan na lang natin dito sa taas. So ano yung magiging sagot natin? So ito yung pinanggalingan natin, ha. Okay, so ano mangyari dito, di ba? Dito na tayo napunta. So it will become y sine x equals integral of dx. Ano ba integral ng dx? Di ba? X plus c. Therefore, ang solution or ang general solution ng differential equation natin is y sine x equals x plus c. Ito na po yung final answer natin, mga lodi. Okay? So madali lang siya, di ba? So, ano yung bigay pa tayo ng isang example para at least masanay tayo dito sa may problem na to. Okay? So, let's say ang example naman natin is bigay pa tayo ng isa pa. Hanap tayo ng mga pwedeng example dito. Okay, so ito. So, let's say ito yung example natin, pangalawa mga lodi. So, we have x to the 4th plus 2y multiplied by dx minus x dy equals 0. So, ang una natin gawin, i-reduce natin siya sa standard form mga lodi. So, paano natin i-reduce our ij? So, divide muna natin both sides by x dx. Bakit x? Kasi para mawala yung x na kasama ng dy. Bakit dx? Para maging dy over dx siya. So, anong mangyari? X to the 4th over x. So, that is x cube plus 2y over x minus dy over dx equals 0. So, what will now be the ano nito? Yung standard form. So, we have, so multiply lang both sides by negative 1 or ilipat lang yung may dy over dx. Tsaka yung may y, kasi yun yung kailangan natin. Minus 2y over x equals x cube. Okay? So, yan na siya. Standard form na siya. Ano yung p of x natin dito? So, ang p of x natin dito, sir, ij, that is yung coefficient ng y, that is negative 2 over x. Yung q of x natin, that is equal to x cube. So, we have y, yung if muna pala. If or the integrating factor that is equal to e raised to the integral of p of x. Ano yung p of x natin? Negative 2 over x dx. So that is equal to e raised to negative 2 ln x. That is equal to e raised to ln ng x raised to negative 2. Naalala nyo kapag e raised to ln, mawawala na yung e tsaka ln. Therefore, the if is now equal to x raised to negative 2. Okay? So, paano na po yung gagawin natin dyan? So, multiply na natin. So, kunin natin yung general solution. Okay? So, tandaan natin to, ha? X raised to negative 2. So, ano mangyayari dito? Wait lang, mga lodi. Okay, so ano yung nakuha nating integrating factor? X raised to negative 2. So, di ba ang formula natin or general solution is y times if. So, that is y multiplied by x raised to negative 2 equals integral of q of x multiplied by the i of x or the integrating factor dx. Ilan to mga lodi? X cubed times x raised to negative 2. That is equal to the integral of x dx. So, ito gawin lang natin ano, positive exponent. So, that is y over x squared. So, anong kakalabasan nito? So, bali magiging kalalabasan nito, y over x squared equals x squared over 2 plus c over 2. Ginawa kong c over 2 kasi may over 2 tayo. Simplify natin, multiply everything by 2x squared. So, we will now have 2y equals x to the 4th plus c x squared. So, yun na yung final answer natin, the general solution of the differential equation. So, kung may questions kayo or concerns mga lodi, so, wag po kayo mahihiya na magtanong. So, ayun, thank you so much for listening, for watching my video tutorials, and sana mas marami pa tayo matutunan. God bless us all. Thank you so much. Bye-bye.